Hindi ko alam. Pero we can use this as an alas to her. Pero may kutob ako na yung pabibong Nathaniel na yon, ang ama ng anak ni Natalia. Hindi ko lang sure pero yan ang nasa instinct ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang ika-anim na kabanata. Napangisi at natawa na lamang si Natalia sa naging tanong ng dating kasintahan na si Dominic. Seryoso itong tumingin sa binata at saka nagturan. Nagkaanak? Come on, Dominic. Ano bang ginawa mo nung lumapit ako sa iyo noon? Hindi ba't pinagtabuyan mo ko? Tapos ngayon sasabihin mo nagkaanak? Huwag naman tayong maglokohan dito. Inis na wika ni Natalia at napasinghap na lamang. Ito na nga ang iniisip ni Natalia na kapag bumalik na siya at ipinakilala na ang kanyang pagkakakilanlan, maging ang kanyang anak ay magkakagulo na naman ang lahat, kaya bawat kilos ay planado na ni Natalia. Kahit na Natalia, it wasn't the past, just move on, sagot ni Dominic at napailing naman si Natalia. Then move on. I am happy with my own life. Hindi ko kailangan ng isang basura na katulad mo at dudungisan lang ang aking reputasyon. Diretsyang wika ni Natalia sa binata. May karapatan pa din ako kung nagkaanak pa tayo at hindi mo mababagong katotohanan na ako ang ama ng batang iniluwal at dinala mo sa loob ng 9 buwan. Pangangatwira ni Dominic. Napailing na lamang si Natalia at sumingit naman si Nathaniel na kanina pa naririndi sa binatang si Dominic. Wow! After you dump her and your own child? Ang lakas ng loob mong sumbatan si Natalia ng ganyan at sabihin na may karapatan ka. You pushed her away from you when the time she need you the most. At ngayon nakarecover na siya. Bigla ka na lang i-epal at sasabihin ay may karapatan ka sa bata na all this time ay pinagtabuyan mo. Tinanggalan mo ng karapatan ang sarili mo. Panunupalpal ni Nathaniel sa lalaki at tila ba nainis si Dominic sa pangingialam ni Nathaniel. Who are you? Sino ka ba't ganyan ka makapagsalita? Wala kang alam kaya manahimik ka. Piko na wika ni Dominic. Gumisi naman si Nathaniel at saka nagturan. Tinatanong mo ba kung sino ako? I am Nathaniel, one of the most successful business owner. At ako lang naman ang taong naging sandigan ni Natalia when she almost gave up. Akong nandyan sa kanya nung panahong niloko at ginawang katatawanan mo. Ngayon nakilala mo na ako. Ikaw naman ang tatanungin ko. Anong karapatan mo sa batang matagal mo nang itinakwil? Dire-diretsyang wika ni Nathaniel. Natahimik naman si Dominic. Napakuyom ito ng kamao at masamang tumingin sa binatang si Nathaniel. Oo, may karapatan ako dahil ako ang ama. Galit na wika nito. Hindi mo sure? Pang-iinis pa ni Nathaniel. Ngunit dahil sa pikon, ay sinuntok siya ni Dominic dahilan para dumugo ang labi ng binata. Samantalang sa gitna ng away at alitan, ay umalis ang dalagang si Natalia dahil sa pagmamadali. Ipinatawag niya lamang ang mga gwardiya upang awatin ang dalawa at pinaasikaso sa kanyang assistant si Nathaniel. Sir, tama na po, nakakahiya na po. Wika ng gwardiya kay Nathaniel kung kaya't kaagad na tumigil ang dalawa. Di pa tayo tapos. Gigil na wika ni Dominic kay Nathaniel. Sir Nathaniel, sumama ka po sa akin para magamot natin ang sugat mo. Wika ng assistant ni Natalia. Napatingin naman sa paligid si Nathaniel at tila ba may kung sinong hinahanap. No need. I can handle myself. Malamig na wika ni Nathaniel at saka lumabas sa event hall at sumakay na sa kanyang sasakyan. Pinaandar nito ang kanyang kotse at nainis na nagmaneho. Para bang nainis siya sa biglang pag-alis ni Natalia
at tila ba wala itong pakialam sa kanya. Pakiramdam ni Nathaniel ay nagbago na ang dalaga na siya namang ikinainis ng damdamin ng binata. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, inisip ni Nathaniel na kalimutan na lamang ang nakaraan at lumakad na sa kasalukuyan. Pagka-uwi pa ay uminom ng alak si Nathaniel dahil sa sobrang inis at disappointment na kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay ibang-iba na ang Natalia na nakaharap niya. Sobrang lamig makitungo at tila ba wala ng puso. Sir, ito na po yung champagne na pinapakuha mo? Wika ng katulong at kaagad na ibinigay ang alak sa amo. Kinuha naman iyon ni Nathaniel at saka uminom muli. Pagkalango sa alak nung gabing iyon, si Nathaniel iniisip na sa kanyang pagising, sana ay hindi niya nahahanap-hanapin pa ang presensya ng dalaga na nagpatibok sa kanyang puso. Samantalang sa kabilang banda naman, pagka-uwi naman ni Natalia, ay agad na inasikaso ang anak nitong nilalagnat. Ilang sandali pa ay dumating na din ang assistant nito at nagturan. Ayos na po ba si Mira? Tanong ni Alista, ang assistant ni Natalia. She's fine, pero si Mila, mataas pa din ang lagnat. Sagot ni Natalia, at mababatid sa boses nito ang pag-aalala at lungkot. Papunta naman na daw po si Doc, kaya huwag ka na pong mag-alala. Wika ng babae. Kamusta si Nathaniel? Ginabot mo ba ang sugat niya? Panira kasi talaga yung si Dominic. That was the perfect moment for us. But he interrupted. Basta-basta na lang sumingit. Inis na wika ni Natalia. Nagalit po ata si Sir Nathaniel kanina at parang hinahanap ka niya, but you're gone. Paliwanag ni Alista. Kinailangan ako ng anak ko kaya umalis ako. Hayaan mo ako ng bahala doon. Wika ni Natalia at malalim na napaisip. Ano po bang plano mo kay Mr. Dominic? At kailan mo po balak sabihin ang totoo kay Mr. Nathaniel? He deserves to know the truth. Pagtatanong ni Alista. Hindi naman nabago kay Natalia na magtanong sa kanya si Alista, lalo na't alam nito ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Makamit lamang ang tagumpay na kanyang inaasam-asam. Parang naging kapatid na ni Natalia si Alista, kung kaya't concern ito sa kanya, lalo na't inihiyabilin ito sa kanya. This is not the right time to tell the truth. Di pa ako nag-uumpisa. I want them to suffer like what I have gone through. At si Nathaniel, alam kong mauunawaan niya ako kapag sinabi ko na sa kanya ang totoo. Pero ngayon, huwag na muna. Bawat kilos natin dapat planado. Paliwanag ni Natalia. Kung yan po ang gusto niyo, Miss Natalia, susuportahan ko po kayo. Wika ni Alista at naupo na lamang sa tabi ni Natalia. Samantalang si Dominic naman ay umuwi ng pasang mukha gawa ng pagsuntok sa kanya ni Nathaniel. What happened to you? Takang tanong ni Crystal at kaagad na kumuha ng emergency kit. Loko-loko talaga. Alam nang may pasa. Natural na paaway. Bubita talaga. Bulong ng stepmom ni Natalia. Pagbalik ni Crystal ay may dala-dala na itong emergency kit at yelo. Ano nangyari? Kunot noong tanong ni Crystal sa binatang si Dominic. May pabibo kasi sa event. Binigyan ko ng leksyon. Pero nakaisa sa akin. Inis na wika ni Dominic. Sino naman? Kunot noong tanong ng dalaga. Yung Nathaniel Yabang. Narinig ko kasi na may anak na si Natalia. Kaya sumingit ako sa usapan nila. Aba, iyon na ang chance ko para malapitan siya. Kaso pabibo. Inis na pagkukwento ni Dominic. May anak kayo ni Natalia? Nanlalaking matang tanong ni Crystal. Gaga. Paano mabubuntis si Dominic si Natalia? Wala namang nangyari sa kanila. Singit ng stepmom nito. Pero nakwento sa akin noon ni Natalia na may nangyari daw sa kanila ni Dominic. Ano yun? Gawa-gawa niya lang? Kunot noong tanong ni Crystal at naguguluhan na. Ang hihina ng utak niyo, no?
Malamang akala niya na may nangyari sa amin nun. Kasi nga ba, diba, lasing kami pareho. Tapos nakahubad pa siya at ako. Pero ba diba, that night nung nagpo-pool party kayo, ikaw ang kasiping ko noon, Crystal. At sa kalasingan ko, hindi na ako nakapagbihis. Samantalang si Natalia, nakahubad. Kasi ba diba, init na init siya that night. Remember, may nangyari pa sa inyo in the same room habang pinapanood si Natalia na naghuhubad na nakapikit. Pagkukwento ni Dominic. Tumawa naman si Crystal nang maalala ang nangyari. Shoot! Naaalala ko na. Nakuhaan pa nga natin siya ng video, ba? Diba? Pero sa kalasingan natin, nasira yung phone at nadaganan mo. OMG, kaloka! So ibig sabihin, iisipin ni Natalia na ikaw ang ama pero kung walang nangyari sa inyo, sino ang ama nun? Naguguluhan na wika ni Crystal. Hindi ko alam pero we can use this as an alas to her. Pero may kutob ako na yung pabibong Nathaniel na yon ang anak ng ama namin. Di ko lang sure pero I have my instinct. Wika ni Dominic at gumisi. Baka nga kasi base sa kwento ko, parang may hint na siya ang ama pero pwede din pabibol lang talaga siya and want to gain your attention. Wika ni Crystal at natahimik ang mga ito. Naging palaisipan sa kanila ang natuklasan at maging ang pagkatao ni Nathaniel. Kinabukasan si Nathaniel ay nagising na lamang na makirot ang ulo. Kayang-kaya't gumising na lang ito at maaga pa lang ay naligo na at uminom ng malamig na tubig na hinaluan ng honey. Sir, aalis ka na po ba? Tanong ng katulong. Yeah, sa office na lang ako kakain. Walang emosyon na wika ni Nathaniel at saka kinuha ang susi ng kanyang kotse. Kaagad na nagmaneho palabas ng bahay si Nathaniel at habang nagmamaneho palabas ng village na iyon, ay may nakita si Nathaniel na dalawang batang naghahabalan at ang saya-saya ng mga ito. Mira at Mila, huwag kayong masyadong lalayo, ha? Sigaw ng katulong at doon na pagtanto ni Nathaniel na kambal pa lang dalawa. Palabas na sana si Nathaniel nang makita niya ang isang parating na sasakyan kung kaya't hindi na nag-atubiling lumabas ng kanyang kotse si Nathaniel at kinuha ang dalawang bata. Be careful next time, okay? Wika ni Nathaniel sa dalawang bata. At napatakbo naman sa kaba ang katulong. Naku sir, salamat sa'yo. Kayong dalawa pumasok na kayo doon. Mayayari ako kay madam kapag may nangyari sa inyo. Kabadong wika ng katulong at nagpasalamat kay Nathaniel. Gumiti lamang si Nathaniel bilang tugon at saka sumakay muli sa kanyang sasakyan at doon ay nagmaneho palabas ng village. Nagtataka lang si Nathaniel dahil kung makita niyang dalawang bata, ay may tila ba nadama siyang kakaiba sa kanyang puso. Matapos ng pangyayaring iyon ay nagmaneho na si Nathaniel patungo sa kanyang kumpanya. Ilang sandali lang ay nakarating na ito sa opisina niya at pagdating sa kanyang office ay nakita niya ang napakadaming pagkain. OMG sir, nandyan ka na pala! Wika ni Taki na tila ba tuwang-tuwa. Bakit ba ang daming foods? Birthday niyo ba? Takang tanong na Nathaniel. Naho, hindi sir! Sagot ni Tali. Eh kanino galing yan? Kunot noong tanong ni Nathaniel. Bumalik na siya sir! Nakangiting wika ni Taki. Ano? Sinong siya? Naguguluhan na tanong ni Nathaniel. Saktuhan lamang ang pagdating ni Natalia na kagagaling lamang sa banyo. Miss me? Nakangiting tanong ni Natalia. Nanlaki ang mga mata ni Nathaniel at hindi makapaniwala na dinalaw siya ni Natalia. Anong ginagawa mo dito? Pagsuplado ni Nathaniel dahil naiinis pa din naman ito sa nangyari kagabi lamang. Nakaramdam naman ang dalawa na tila ba seryoso ang usapan nila Nathaniel kaya mabilis na umalis sa mga ito. To explain, alam kong nagalit ka dahil bigla na lang ako nawala kagabi. At pasensya na kung ganun ang nangyari. Nagkaroon lang ng emergency sa bahay. Kinailangan ko ng anak ko kaya umalis ako. Sorry talaga.
paghingi ni Natalia ng dispensa. Nakaramdam naman ng guilt sa puso si Nathaniel dahil sa nag-isip na siya ng masama at hindi mo lang naisip na baka may nangyaring iba? Ganun ba? Pero saan ka nagpunta? Bakit bigla kang nawala? Pagtatanong ni Nathaniel sa dalaga. Ngumiti naman si Natalia at nag-umpisa ng magkwento. I met some random person in America. Ginamit ko yung perang naipon ko para umalis na sa bansa. Nangatulong ako doon. And I met my mom's best friend. She helped me to stand again and start a new life. Wika ni Natalia. Ikinwento pa nito ang mga pinagdaanan niya at naawa si Nathaniel sa dalaga. Pakiramdam niya ay kasalanan niyang lahat kung bakit nararanasan iyon ni Natalia. Nakakalungkot pero masaya ako dahil maayos ng kalagayan mo ngayon. Pero nasaan ang mga bata? Pagtatanong ni Nathaniel sa dalaga. Natahimik naman si Natalia at nalungkot dahil hanggang sa ngayon ay iniisip pa din ni Nathaniel ang mga bata. Sasagot na sana si Natalia, ngunit bigla na lamang tumunog ang kanyang telepono at kaagad na sinagot nito ang tawag. Mommy? Bungad ng isang bata at natahimik naman si Nathaniel. Malalaman na kaya ni Nathaniel ang katotohanan sa likod ng totoong pagkatao ng kambal? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Junio, istorya mo, ikwenta ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Natalia, tapatin mo nga ako. Sino ba talaga ang ama ng mga batang ipinagbuntis mo? Sa pagkakatanda ko kasi, you're still a virgin nung may mangyari sa atin because of the bloodstain. Tell me the truth. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Junio, istorya mo, ikwenta ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang ikapitong kabanata. Natahimik si Nathaniel nang marinig ang tinig ng isang bata na tila ba nadinig niya na ito. Excuse lang, Nathaniel. Paalam ni Natalia at bahagyang lumayo sa binata. Tumango na lamang si Nathaniel at saka umupo sa swivel chair at doon ay napatitig na lamang sa dalagang nakatindig malapit sa pintuan. Maya-maya ay lumapit na si Natalia kay Nathaniel at ngumiti. So ano na? Nasaan yung baby mo? Kunot noong tanong na Nathaniel. Hindi mapakali ang binata hanggat hindi nadidinig ang kasagutan sa kanyang tanong. You should eat first. Ako mismong nagluto niyan. At saka saka na natin pag-usapan ng about sa mga anak ko. Ayoko munang pag-usapan yan. Direktang wika ni Natalia. Bakit naman? Did I miss something? Walang pag-aalinlangan na tanong ni Nathaniel sa dalaga. Nothing. I gotta go now. May gagawin pa ako sa office. Nice to see you again. Wika ni Natalia at humalik sa pisngi ni Nathaniel. Umalis na ito kahit di pa man nakakasagot ang binata. Napakurap-kurap na lamang si Nathaniel at naisip na tila ba umiiwas ang dalaga na pag-usapan ng batang ipinagbuntis nito. Daughters? Ibig sabihin, kambal ang kanyang isinilang at mga babae ito? Tulalang tanong ni Nathaniel sa kanyang sarili na tila ba mapapraning na sa kakaisip. Sa kabilang banda, wala pa sanang balak si Natalia na umalis noong araw na yon sa opisina ng binata dahil sa totoo lamang ay gusto niya pang gumugol ng oras para makasama ito. Ngunit sadyang umiwas lang talaga siya na pag-usapan ng patungkol sa mga bata dahil para kay Natalia ay hindi pa iyon ang oras para pag-usapan ang bagay na yon. Muntik na ako doon. Bakit pa kasi hindi siya makatulog at panaytanong sa mga bata? Buntong hiningang wika ni Natalia habang nakaupo sa backseat ng kotse. Kasi curious siya. And he was the father. Kaya tinatanong niya yon. Even though he didn't know. Instinct ang tawag doon. Sagot ni Alista sa tanong ni Natalia. Minimize your voice. Baka may makarinig sa'yo. Saway ni Natalia sa babae.
Wala naman akong minimension, so don't panic. At saka tinted ang kotse. Hindi makikita mula sa labas kung sino ng laman. So they won't hear us either. Pangangatwiran ni Alista. Ah, basta. It's better to avoid na lang. Wika ni Natalia at natawa na lamang si Alista. Samantalang si Nathaniel naman na naiwan sa opisina ay kumain na lamang at napag-isip-isip. Wait, she's a virgin that night. It means I am the father. Pagdududang tura ni Nathaniel. Habang nag-iisip ay doon na naalala ni Nathaniel ang mga pangyayari. Napapailing na lamang si Nathaniel at nagugulhan na sa mga naiisip. Tama naman kasi ang kanyang pagkakaalala dahil mayroong patak ng dugo sa kama noong araw na iyon. Natanda na berhen pa ang dalaga nang may mangyari sa kanila. Ngunit ang ikinakagulo ng isipan ni Nathaniel ay kung bakit iniisip ni Natalia na ang ama ng batang isinilang ay si Dominic. Nagkaroon na ng pagdududa sa kanyang isipan si Nathaniel dahil sa kanyang mga naaalala noong araw na yon. Samantalang si Natalia naman ay alam ng katotohanan na hindi talaga anak ni Dominic ang kambal niyang anak dahil nakita at naalala niya na wala talaga nangyari sa kanila ni Dominic. Noong araw na inakala niyang may nangyari sa kanila, ay chinek niya noon kung meron bang mansya ng dugo sa kama. Ngunit wala siya nakita. Sinabi lamang ni Natalia noon kay Nathaniel na si Dominic ang ama dahil sa takot na baka kagalitan siya nito. At gusto din niya na magkasigurado muna na hindi kay Dominic ang mga bata bago isiwalat ang lahat kay Nathaniel. Noong araw na umalis si Natalia sa tahanan ni Nathaniel, nagtungo siya noon sa tahanan nila Dominic at sinambit na may anak sila. Ngunit tinawanan lamang siya ng binata at pinagtabuyan. Doon na isipan ni Natalia na ipa-DNA test ang sanggol na isinilang at isinupalpal kay Dominic ang katotohanan. Ngunit lumapas ang resulta ng DNA test ay hindi ang binata ang ama ng kanyang isinilang. Kung kaya't doon na pumasok sa isipan ni Natalia na si Nathaniel ang ama ng mga bata. Ngunit dahil ayaw niya namang manggulo at guluhin ang buhay ni Nathaniel noong mga araw na yon, ay itinago niya ang katotohanan sa binata hanggang sa ngayon. Hanggang sa nung event ay dapat sasabihin na ni Natalia ang katotohanan kay Nathaniel. Ngunit nakisali si Dominic sa usapan at doon na pumasok sa isipan ni Natalia na paglaruan ang dating kasintahan. At the same time ay subukin si Nathaniel kung hanggang saan ito kayang ipaglaban siya at para mapatunayan ni Nathaniel na karapat dapat ito para kay Natalia dahil takot na ang dalaga na masaktang muli. Sa mga panahon na yon, dahil sa pagkamuhing na darama ni Natalia para sa dating kasintahan na si Dominic, ay nais niyang iparanas dito ang kanyang mga nararamdaman at naranasan. Nais man niyang lumagay sa tahimik at buuin ang kanyang pamilya kasama si Nathaniel. Ngunit meron pa ding agam-agam sa puso ni Natalia at hanggat hindi iyon nawawala, pakiramdam ni Natalia ay hindi niya makakamit ang maayos na pamilya at ayaw niyang madamay pa si Nathaniel kung sakaling may gagawing masama si Dominic, lalo na ang kanyang stepmom na ngayon ay kasama pa din ang kanyang ama. Gusto ni Natalia na mamulat din ang kanyang ama at turuan ang leksyon ng mga taong naging dahilan ng kanilang paghihirap at sa paghihiganti niya iyon ay wala siyang masamang intensyon kundi pagbayarin ang mga taong iyon. Para kay Natalia, hindi mananahimik ang kanyang buhay hanggat hindi niya natuturuan ang leksyon ang mga taong naging dahilan ng pagkasira ng kanyang katauhan at bigati. Bagamat alam ni Natalia na napaka-unfair ng kanyang mga plano para kay Nathaniel, ngunit nais lamang niyang makasigurado na maayos ng lahat upang hindi ito madamay. Pinoprotektahan lamang ng dalaga si Nathaniel dahil hindi nito deserve na madamay pa sa kaguluhan ng kanyang nakaraan. Sa kabilang banda, si Nathaniel naman ay naisipan na kausapin si Natalia upang matahimik na ang kanyang kalooban. Kinabukasan, matapos ang araw na yon ang pagdalaw ni Natalia sa opisina, ay nagpa siya ito na dumalaw muli at bumawi. Nathaniel, surprise! Nakangising wika ni Natalia
habang bitbit ang isang paper bag. Ano na naman yan? Taas kilay na tanong ni Nathaniel. Sa totoo lamang ay nais ni Nathaniel na magalit sa dalaga. Ngunit sa tuwing gumagawa ito ng mga bagay na biglaan na talaga namang effort, ay kusang nawawalang inis ng binata. I cooked for you. Ayaw mo ba? Nakangiting wika ni Natalia. Agad naman na pumasok sa isipan ni Nathaniel ang kanyang napagbulay-bulayan kahapon lamang. Hindi naman sa ganon. Natalia, tapatin mo nga ako. Sino ba talagang ama ng mga batang ipinagbuntis mo? Sa pagkakatanda ko kasi nung may nangyari sa atin, you were a virgin because of the bloodstain. So paano si Dominic ang ama ng mga batang ipinagbuntis mo kung ako ang nakauna sa'yo? Tell me the truth. Wika ni Nathaniel at agad na natahimik si Natalia. Gustong gusto niya nang aminin kay Nathaniel ang lahat, ngunit hindi pa siya tapos sa kanyang plano. No, you're not the father. Yung bloodstain na tinutukoy mo, period ko yun. Meron kasi ako noong araw na yun. At saka sigurado ako na si Dominic ang ama ng mga bata. Pagsisinungaling ni Natalia at napakagat na lamang sa kanyang ibabang labi dahil napakaseryoso ng mukha ni Nathaniel. Okay. Tanging iyon na lamang na isagot ni Nathaniel dahil duda pa rin siya sa sinambit ni Natalia. Forget about it, Nathaniel. I am here now, thinking and giving back. Wika ni Natalia sa malambing na boses. Nasaan ang mga bata? You mentioned that they are your daughters. It means both girls? Can I meet them? Litanya ni Nathaniel na tila ba may pangungulila sa kanyang puso. Nasa bahay sila. You can meet them someday. Pero kapag wala ng gulo. Wika ni Natalia at tumango naman si Nathaniel. Masaya na si Nathaniel sa sinagot ni Natalia, bagamat hindi siya lubusang naniniwala, kahit papaano ay nabawasan ang kanyang agam-agam. Matapos ang araw na yon, ay ninais ni Nathaniel na makasamang muli si Natalia, kung kaya't parati niya itong dinadalaw sa opisina nito. Ngunit parati naman na nakikisaw-saw sa atensyon si Dominic, na naniligaw muli kay Natalia at nais muling paibigin ang dalaga. Isang araw, dumalaw sa kumpanya ni Natalia si Nathaniel, ngunit wala roon ang dalaga at napag-alaman na kasama ito ni Dominic. Naisip ni Nathaniel na para bang lahat ng effort na ginagawa niya ay parang wala lamang kay Natalia. Ngunit hindi alam ni Nathaniel na labis pa lang natutuwa ang dalaga sa atensyon na ipinapakita at ibinibigay sa kanya ni Natalie. Yun lang ay hindi niya ito pinapahalata. Sa kabilang banda, gulat na gulat ang stepmom ni Natalia nang dalhin ito ni Dominic sa mismong tahanan at labis na nainis si Crystal. Bakit mo din nilang hampas lupang yan dito? Inis na tanong ni Crystal. Kaagad itong hinawakan sa kamay ni Dominic at kinaladkad palabas ng bahay na siya namang ikinatuwa ni Natalia. Tuloy-tuloy na lamang si Natalia hanggang sa makarating ito sa kusina at doon ay nasalubong ang kanyang ama. Anak, bakit ka nandito? Takang tanong ng ama nito. Miss me, Dad? Casual na tanong ni Natalia at ngumisi pa sa kanyang ama. Nakikita ba kayo ulit ni Dominic? Anak, makinig ka. Ginagamit ka lang ng lalaking yan para isalbang kumpanya niya. Wika ng ama nito. Ngumisi naman si Natalia at saka nagsalita. I know, Dad. Hindi ako tanga tulad ng dati. If he wants to play, then I'll play too. Nakangising wika ni Natalia at nagpanggap na walang nangyari at saka dinaanan lamang ang ama. Nagpatuloy sa kanyang plano si Natalia at naiiling na lamang dahil hindi pa din nagbabago ang mga taong nang alipusta sa kanya. Ilang beses pa nasundan ang pagtungo ni Natalia sa tahanan ni Dominic at ang hindi alam ng binata ay patago na palang naglalagay ng recording si Natalia at kumakalap ng impormasyon at maaaring gawing alas laban sa binata.
Sa kabilang banda, si Nathaniel naman ay labis na ang inis at talaga namang hindi ito pabor sa pagkikita ng dalawa. Ano bang plano mo, Natalia? Kunot noong tanong ni Nathaniel sa dalaga. Just relax. Kung iniisip mo na babalikan ko si Dominic just to have a complete family, that's a big no. Papiyaw na wika ni Natalia. Natahimik na lamang si Nathaniel at hindi kumibo. Sa totoo lamang ay nauunawaan niya si Natalia kung nais nitong magigante. Ngunit para kay Nathaniel na kahit ano pang gawin niya ay hindi na nun mababago ang mga bagay na naganap na. Parating nagkakasama si Natalia at Dominic at dahil doon ay labis na nagsiselo si Nathaniel kung kaya't nung gabing iyon ay nagpakalasing si Nathaniel at nakita nitong assistant ni Natalia na si Alista kung kaya't dinala niya ito sa tahanan ng dalaga. Pasensya na, naaawa kasi ako, nakaupo lang siya dun sa harap ng opisina mo kaya dinala ko na dito. Agad na paliwanag ni Alista. Shh! Pumasok ka na sa loob and make sure na hindi lalabas ang mga bata. Wika ni Natalia at kaagad na pinaupo si Nathaniel sa upuan sa kanilang hardin na tapat lamang ng kanyang mansyon. Natalia, ikaw ba talaga yan? Pipikit-pikit na tanong ni Nathaniel at tumutulo ang mga luha. Pinahid naman ni Natalia ang luha ng binata. May problema ba? Pag-aalala lang tanong ni Natalia sa binata. Nagbunas naman ito ng kanyang luha at saka nagsalita. I miss the old you. I miss you a lot. Tura ni Nathaniel at tumitig sa mga mata ni Natalia. Nandito naman ako ah. Wika ni Natalia at ngumiti pa sa binata. Nandyan ka nga. Pero bakit pakiramdam ko ang layo-layo mo sa akin? I miss you so much. Seryosong wika ni Nathaniel at saka hinawakan ang mukha ni Natalia at palapit ng palapit ang mukha nito sa dalaga. Nakita naman ni Natalia na papasok na si Dominic. Iiwas sana ito. Ngunit kapwa silang napatingin sa mga mata ng isa't isa. At dito nagtatapos ang ating kabanata. San kaya hahanto ang paglapit ng kanilang mga mukha? Ano kayang nakapintong masasaksihan ni Dominic? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Kayo palang mga anak ni Natalia? Ako nga pala si Nathaniel, ang mapapangasawa ng mami ninyo. And soon to be your daddy. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang ikawalong kabanata. Aalis na sana si Natalia at tatayo upang umiwas sa halik ng binatang si Nathaniel. Ngunit hinila siya nito at saka siniil ng halik. Napapikit na lamang si Natalia at dinamang malambot na mga labi ni Nathaniel na noon pa man ay iniisip na niya kung gaano katamis ang labing iyon. Kitang-kita naman ni Dominic ang pangyayari at inis na inis ito sa kanyang nasaksihan. Nang dahil sa galit ay walang pagkaalinlangan itong sumugod at hinatak si Nathaniel at saka sinunggaban ng suntok. Bullshit! Sigaw ni Dominic kay Nathaniel na kaagad naman na bumulagta sa lupa at hindi agad nakatayo dahil sa kalasingan. How dare you to do that? Umalis ka nga dito! Galit na sigaw ni Natalia kay Dominic at saka tiningnan ng binatang si Nathaniel. Sorry, Natalia. Akala ko kasi binastos ka niya kaya ginawa ko yan. Palusot ni Dominic. Ngunit ang totoo ay sinadya niya iyon. Dahil pakiramdam niya ay natapakan ng kanyang ego. Akala? Diyan ka magaling eh, no? Puro ka akala. At saka bakit mo ba ginawa yon? Sino ka ba para gawin yon? Bakit parang concerned ka ngayon samantalang on the first place, ikaw tong naglukot ng aliwa? Supalpal ni Natalia sa binata.
Tila naging sampal naman iyon sa pagmumukha ni Dominic. At pakiramdam niya ay natapakan ng kanyang pagkatao. Sorry talaga, Natalia. Hindi ko talaga sadya yun. Paghingi ng tawad ni Dominic at lalapit pa sana sa dalaga. Go home. Mag-usap na lang tayo bukas. Walang emosyon na tura ni Natalia at wala nang nagawa pa si Dominic kundi umalis. Galit na galit ito na pumasok sa kanyang kotse at saka nagmaneho pa uwi. Pagdating sa tahanan ay sinalubong ito ni Crystal. Pinagsakloban ka ata ng langit at lupa. Ano nangyari sa date nyo? Aba, Lunes pa lang eh, mukhang Biyernes Santo na yung mukha mo. Wika ni Crystal na may panunudyo at natawa pa na tumingin sa binatang si Dominic. Your smile is so annoying, so please stop that or else you'll die. Pagbabanta ng lalaki at natahimik naman si Crystal. Labis ang inis na nadarama ni Dominic dahil sa nangyari, kung kaya't idinaan na lamang niya sa pag-iinom ang inis na nadarama. Sa kabilang banda, nag-aalala ang inalalayan naman ni Natalia si Nathaniel. Ayos ka lang? Nag-aalala ang tanong ni Natalia sa binata. Ang sakit dun ah. Nagising diwa ko dun. Reklamo ni Nathaniel. At kahit na nag-aalala, ay natawa na lamang si Natalia sa tinuran ng binatang si Nathaniel. Puro ka talaga kalukuhan. Turan ni Natalia at inalalayan ng binata. Susuray-suray na naglakad si Nathaniel habang akay-akay ito ng dalagang si Natalia. Dahil nga hating gabi na ng mga oras na yon, ay nagpa siya si Natalia na doon na lamang sa guest room patulugin si Nathaniel. Pinunasan niya ito ng malamig na bimpo upang kahit papaano ay mahimasmasan ang binata. Matapos gawin ang bagay na yon, ay palabas na sana si Natalia. Ngunit bigla na lamang hinatak ni Nathaniel ang kanyang mga kamay at saka nagsalita. Mahal kita, Natalia. Matamis na wika ng binata na tila ba isang musika sa pandinig ni Natalia. Matapos sambitin ang napakatamis sa salitang iyon, ay hinalikan ni Nathaniel si Natalia at hindi na nga nagpaawat pa ang dalawa. Pinagsaluhan nilang dalawang isang mainit na gabi. Ngunit ngayon, ay kapwa alam na nila ang nangyayari at nais nilang magpaangkin sa isa't isa. Kinabukasan ay nagising na lamang si Nathaniel na kumikirot ang kanyang ibabang labi at doon na pagtanto na may sugat iyon. Sumabay pa ang sakit ng kanyang ulo dahil sa hangover. Tumayo si Nathaniel at naghilamo sa lababo at saka lumabas ng silid. Doon niya napagtanto na wala siya sa sariling tahanan at naaalala ang mga naganap ng gabi. Napangiti na lamang si Nathaniel nang maalala ang mainit na gabi na kanilang pinagsaluhan ni Natalia. Pagbaba sa hagdanan ay doon siya sinalubong ng nakangiting si Natalia. Oh, gising ka na pala. Maupo ka na dyan at sumabay ka na sa amin mag-agahan. At saka inumin mo tong malamig na tubig sa refo, may honey yon, para magtanggal ang hangover mo. Nakangiting wika ni Natalia kay Nathaniel at hindi na ni Nathaniel maiwasan na mapangiti. Ginawa nga ni Nathaniel ang tinura ng dalaga at tila ba naging maaliwalas ang kanyang pakiramdam kahit papaano. Nang matapos na magluto si Natalia, ay ipinatawag na nito ang mga bata. Doon ay sayang-saya si Nathaniel dahil sa wakas ay makikita na niya ang mga batang isinilang ni Natalia. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais niya na makita ang mga ito. Ngunit hindi na nag-isip pa si Nathaniel dahil sa puso niya, alam niyang siyang ama ng mga bata kahit na hindi siya sigurado sa bagay na yon. Maya-maya ay bumaba na ang mga bata at nakita ang binatang si Nathaniel. Mommy, siya yung guy from the village na nagligtas sa amin ni Mila. Nakangiting wika ni Mira sa kanyang ina. Oo nga, Mommy, kilala mo pala siya? Nakangiting wika ni Mila at tinitigan pa si Nathaniel. Kamukha mo siya, Mila. Natatawang tura ni Mira sa kakambal. Kung kamukha ko siya, edi kamukha mo din siya kasi kambal tayo. Pangangatwiran ni Mila at napangiti naman si Nathaniel. Kayo palang mga anak ni Natalia. Ako nga pala si Nathaniel, ang mapapangasawa ng mommy ninyo and soon to be your daddy. Nahangiting pakilala ni Nathaniel at nagtingin na naman ang dalawang kambal.
Mas bet ka po namin compare dun sa Dominic na mayabang. Puro lang salita, kulang sa gawa. Natatawang wika ng kambal at napangisi naman si Nathaniel. Masaya nakatingin lamang sa kanyang mag-aama si Natalia at naisin man niyang sabihin ang katotohanan ay hindi niya magawa dahil hindi pa maayos ang lahat. Babies, kumain na kayo. At natutuwa ko dahil hindi kayo brat kay tito niyo Nathaniel. Nakangiting wika ni Natalia. Pwede po ba daddy nang itawag namin sa'yo? Taas kilay na tanong ni Mira. Of course, wika ni Nathaniel at ngumiti pa. Tila ba isang larawan ng masayang pamilya ang sitwasyon nila Natalia ngayon? At hindi maiwasang isipin ni Natalia kung ganun din kaya sila kasaya kung hindi siya lumisan noon at nagsabi lamang ng totoo? Matapos kumain ay nagpaalam si Nathaniel na mananatili pa sa tahanan dahil wala din naman itong gagawin na siya namang pinayagan ni Natalia. Alam mo kasi pag weekends, madalas kaming lumalabas sa mga bata, lalo na kapag wala silang pasok. Kumbaga, spending quality time? Nakangiting wika ni Natalia. Pwedeng sumama? Nakangiting tanong naman ni Nathaniel. Go lang! Wika ni Natalia na walang pag-aalinlangan. Kaagad na umakyat sa itaas si Nathaniel upang maligo sana. Ngunit naalala niya na wala siyang damit. Kung kaya't mabilis na tinawagan ni Natalia ang kanyang assistant at pinabili ng susuotin ni Nathaniel. Matapos nun ay lumabas na ang mga ito at saka namasyal sa mall. Sobrang sayang nararamdaman ni Nathaniel habang kasama ang pamilya at nang matapos na magsaya at magbonding ay nagpa siyang kumain sila Nathaniel. Doon na tumawag si Dominic kay Natalia. Natalia, I'm sorry for what happened last night. Can we talk? Bungad ni Dominic. Sure, I'll send you the address. Wika ni Natalia at nakakalokong umisi at saka pinatay ang tawag. Si Dominic ba yan? Magkikita kayo? Pagtatanong ni Nathaniel. Yeah, pero hindi ako pupunta. Bahala siyang maghintay sa lugar na yan. Nakangising wika ni Natalia at napailing na lamang si Nathaniel. Sa totoo lamang ay hindi niya maiwasang isipin kung bakit hindi na lamang hayaan ni Natalia ang mga iyon at mamuhay sa kasalukuyan kasama niya. Ngunit dahil hindi hawak ni Nathaniel ang isipan ng dalaga, ay hinayaan niya na lamang ito. Sa kabilang banda, agad na nagtungo si Dominic sa lugar na itinext sa kanya ni Natalia. Ngunit lumipas ng isang oras, ay hindi ito dumating. Kaya kaagad na umalis si Dominic at inis na umuwi. Kawawa ka naman. Snub na lang parate. Pang-aasar ni Crystal kay Dominic. You know what? Kesa inaasar mo ko, paligayahin mo na lang ako. Wika ni Dominic at saka hinablat ang dalaga at ipinasok sa kanyang silid. Habang may nangyayari sa dalawa, pangalan ni Natalia ang isinisigaw ni Dominic. Ngunit hinahayaan na lamang iyon ni Crystal. Matapos may mangyari sa dalawa, ay lalabas na sana si Crystal. Ngunit hinablot pa siya ng binata at muling pinagnasaan. Sa kabilang banda, nang makauwi na sila Natalia, ay doon niya naisipan na i-text muli si Dominic. Agad na natanggap ni Dominic ang text ni Natalia. Is it true? Ay, utu-utu talagang babaeng yun. Nakangising wika ni Dominic. What did she say? Taas kilay na tanong ni Crystal. Hindi daw siya pumunta dahil inasikaso niya ang investment para sa partnership ng kumpanya ko at sa kumpanya niya. Nakangiting wika ni Dominic. Hindi pa din pala nagbabago ang babaeng yun. Naiiling na wika ni Crystal. I have an idea. Pero hindi ako magtatagumpay hanggat nandiyan ang epal na Nathaniel na yun eh. Landiin mo kaya. Akitin mo. Diba dun ka magaling? Just do it without any hesitation. Utos ni Dominic na kaagad naman na sinang-ayunan ni Crystal. Matapos ang pangyayaring iyon ay mas lalo pang napalapit si Nathaniel sa mga bata at lalo na kay Natalia. Madalas na magkita ang dalawa at mag-usap. Nag-almusal ka na ba? Bungad ni Natalia kay Nathaniel na abalang-abala sa kanyang laptop. Hindi ka naman nagsabi na pupunta ka pero hindi pa ako nag-almusal. Tura ni Nathaniel
at pagod na napasandal sa kanyang swivel chair. Sabi ni Tali, overnight ka daw dito sa office mo. Magpahinga ka naman. At saka kahit na abala ka sa trabaho, don't forget to eat on time. Mahirap mag-isip at magtrabaho kapag walang laman ng tiyan. Paalala ni Natalia sa binata. Sana nga lang kasi ikaw pa din yung assistant ko para kahit anong tanggi ko, ay may magpupumilit pa rin. Oh, how I miss that time. Pagod na wika ni Nathaniel. Miss mo? Na-miss ka ba? Panunudyo ni Natalia kay Nathaniel. Stop teasing me. Baka makalimutan ko na nasa office tayo. Saway ni Nathaniel sa dalaga at komendat pa. Alam naman na ni Natalia ang ibig sabihin na Nathaniel kung kaya't kaagad itong tumigil sa pang-aasar sa binata. Napakaseryoso mo naman. Kumain ka na. Natatawang wika ni Natalia at inihanda ang mga pagkain. Sabayan mo ako. I don't want to eat alone. Paglalambing ni Nathaniel sa dalaga. Eh, busog pa ako eh. Pagtanggi ni Natalia. Sasabayan mo ako o ikaw ang kakainin ko? Nakangising wika ni Nathaniel at lumapit pa sa dalaga. Napatayo naman si Natalia at saka nagturan. Oo na, sasabay na. Pagsuko ni Natalia at naghanda ng kumain kasabay ni Nathaniel. Good. Nakangiting wika ni Nathaniel at sayang-saya dahil napapayag ang dalaga. Matapos noon na nagkwentuhan pang dalawa at dahil abala si Nathaniel ay nagpaalam na si Natalia upang hindi makaistorbo sa binata. I'll go now. Paalam ni Natalia. Ingat ka, papakasalan pa ata. At saka kita tayo mamaya in the same restaurant. Nakangiting wika ni Nathaniel at hinalikan pa ang noon ni Natalia. You make me blush. Sige na, tapusin mo na yan para naman makapagpahinga ka. Nakangiting wika ni Natalia at umalis na sa opisina ng lalaki. Masaya na ang dalawa sa ganoong sitwasyon. Basta alam nila sa kani-kanilang mga puso kung sino ang laman at nagmamay-ari nun. Dahil nga may date si Nathaniel at Natalia, ay kaagad na tinapos ng binata ang kanyang trabaho at saka nagtungo sa tahanan upang ayusin ang sarili. Nang matapos ng maghanda ay tinext na nito ang dalagang si Natalia. Pagdating sa restaurant ay natanggap ni Nathaniel ang text ni Natalia na on the way na ito. Kaagad naman na umupo sa pwesto nila si Nathaniel at laking gulat nang bigla na lamang may umupong babae sa katabi niya. What are you doing here, miss? Naligaw ka ata. Puna ni Nathaniel sa dalaga. Sakto naman ang dating ni Natalia at inis na inis nang makita si Crystal. Bakit mo kasamang babaeng yan? Inis na tanong ni Natalia. Oh, my dear friends, Natalia, how are you? It's been a long time. Tila ba may halong pangiinis na wika ni Crystal sa dalagang si Natalia? Hindi iyan pinansin ni Natalia at umalis na lamang. Kaagad naman itong sinundan ni Nathaniel. Hey, wait! Sigaw ni Nathaniel at hinarap naman siya ni Natalia. Bakit mo kasamang babaeng yon? Inis na tanong ni Natalia. Hindi ko siya kasama. Bigla na lang umupo yun dun sa tabi ko, kaya tinanong ko siya. Please naman, Natalia, paniwalaan mo ako. Ikaw lang ang mahal ko at ang iibigin ko, wala nang iba. Matamis na wika ni Nathaniel at nagpaliwanag. Natigil naman si Natalia at naisip na malamang ay pakanana naman ito ni Dominic. Flirt with her. Walang pakundangan na wika ni Natalia. What? Gulat na tanong ni Nathaniel. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang pinaplano ni Natalia? Pumayag naman kaya si Nathaniel sa gustong mangyari ni Natalia? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Napadalaw ka ata. Hindi ka ba busy sa office? Nakangiting tanong ni Natalia sa binata. Wala namang masyadong gagawin sa office, so I decided to go here. At saka may kwento ako about...
Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang 9 na kabanata. Wala nang nagawa pa si Natalia, kundi sabihin at ipaalam ang kanyang plano. I'll tell you once we get home. Wika ni Natalia at tumango naman si Nathaniel. Nang makarating sa tahanan, ay nagtungo sa sala ang dalawa at doon na nag-usap ng masinsinan. Ano yun? Bakit gusto mong i-flirt ko ang babaeng nang agaw sa kasintahan mo noon? Gusto mo ba akong gamitin para makaganti sa kanila? Direktang wika ni Nathaniel sa dalaga. No, hindi sa ganun. Pakiramdam ko kasi, gusto kang gamitin ni Dominic para sirain ako. Pakiramdam ko, kaya lumalapit sa iyo si Crystal para sirain tayong dalawa. To make you fall for her and make me miserable again. And take a chance to take me down. Paliwanag ni Natalia. So, gagamitin mo nga ako para sirain ang plano nila? Para silang magdusa, tama ba? Tura ni Nathaniel sa dalaga. I am sorry, pero yun lang nakikita kong paraan para matigil sila. I want them to realize na hindi sa lahat ng oras silang panalo. I want Dominic to fall for me. Then I will dump him, like what he did to me. And hopefully he learns from what he did to me before and stop messing me up. Paliwanag ni Natalia sa binata. That's unfair, Natalia. I don't think that's a good idea. Hindi maitatama ng isang kamalian ang panibagong kamalian, kuha mo? Sorry, pero hindi ko gagawin ang nais mo. Kung yan ang plano mo, hindi kita hahadlangan. Hindi din kita huhusgahan dahil hindi ako ang dumanas ng paghihirap at alam ko na deserve din nila masaktan. Pero sana nakuha mo ang nais kong sabihin, Natalia. Kapag paulit-ulit kayong gumagawa ng kasalanan sa isa't isa, o walang patutunguhan ng lahat. Pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi kita pipigilan. Lagi mong tandaan, nandito ako para sa'yo. Pero hindi ko gagawin ang nais mo. I respect you. So I hope you do the same. Mahabang litanya ni Nathaniel at pinayuhan pa ang dalaga. Thanks for understanding, Nathaniel. Sana walang magbago. I need to make things right. At ito lang nakikita kong paraan para ayusin ang gusot ng nakaraan. Para maayos ang lahat. They want to use you against me. Wika ni Natalia. Natulala si Nathaniel at ikit lubos maisip na bakit ganun ang mga nangyayari. Bakit hindi niya nalang kalimutan ang nakaraan at mamuhay sa kasalukuyan? Kunuto ang tanong ni Nathaniel sa dalaga at gulong-gulo na. Siyempre gusto ko, Nathaniel. Pero sila? I don't think so. Hanggat nakikita nilang nakakaangat ako at nasa ibaba sila, they won't stop. Nakayukong turon ni Natalia. Ramdam ni Nathaniel ang takot sa mga mata ni Natalia, maging ang pangamba ng dalaga. Ngunit nais man niyang tugunan ang nais ng dalaga, pakiramdam ni Nathaniel ay hindi iyon ang magandang paraan para ayusin ang gusot ng nakaraan. I understand. I really want to help you, Natalia. But not in this kind of plan. Hindi ko gustong pamamaraan na nais mo. Pero sabi ko nga hindi kita huhusgahan ng dahilan dito. Kilala kita. At alam ko na hindi ka gumagawa ng isang plano at desisyon ng hindi ka nag-iisip. Kaya tiwala ako sa'yo. Pero sana mag-ingat ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag napahamak at nawala ng dahil sa kanila. Kapag kinanti ka nila, they will suffer in hell. Tura ni Nathaniel. At sobrang ikinataba ng puso ni Natalia ang salitang binitawan nito. At ramdam ni Natalia ang sinseridad ng binata sa mga salitang sinambit nito. I'm happy to hear that from you. Rerespetuhin ko din ang desisyon mo at tatandaan ko lahat ng sinabi mo. Salamat, Nathaniel.
Di ko alam kung ano bang ginawa ko to deserve a man like you. Masayang tura ni Natalia at niyakap ang binata. Napangiti si Nathaniel dahil sa naging sagot ni Natalia sa kanya. At kahit na magkaiba man sila ng pananaw sa buhay, ay hindi iyon naging dahilan para itigil nila ang kanilang binubuong relasyon. Bagkos nagpatuloy pang dalawa sa kanilang pagkikita. At kahit na patuloy si Natalia sa kanyang plano, sa puso ni Nathaniel, alam niya at the end of the day, makukuha niya ang puso ng dalaga. Dahil alam niya na isang laro lamang ang lahat sa pagitan ni Natalia at Dominic. Ilang araw matapos ang nangyari, ay napapadalas pa din ang pagkikita ng dalawa at paglabas na magkasama na ikinainis ni Dominic. Do something, Crystal! Inis na tura ni Dominic. Fine! Walang ganang tura ni Crystal at kaagad na tumayo at nagtungo sa isang coffee shop kung saan madalas na nagtutungo si Nathaniel at laking tuwa nito dahil tama ang kanyang hinala. Naroon nga ang binata. Tahimik na naupo sa tabi ni Nathaniel si Crystal. Are you lost again? Diretsyang tanong ni Nathaniel at siya ka mabilis na umiwas sa dalaga. Can I join you? Malabing na tanong na Crystal sa binata. Napabuntong hininga naman si Nathaniel at siya ka tumayo. Dediretsyahin na kita, Crystal. I know what's running in your head. Ginagawa mo ito for Dominic. At naaawa ko for you. Alam mo kung bakit? Because you don't know your real value. He's just using you for himself. At ikaw naman, sumusunod ka sa kanya like a desperate woman. At saka para lang sa kaalaman mo. Ayoko sa babaeng nagpapakita ng motibo sa isang lalaki just to get his sympathy. Kaya nakakaawa ka. Pamamahiya ni Nathaniel sa dalagang si Crystal. Napahiya naman si Crystal at hindi makapaniwala sa mga salitang binitawan ng binata. Pagkiramdam niya ay ininsulto siya nito at sa harapan ng maraming tao. Natulala at nainis si Crystal sa mga salitang sinambit ni Nathaniel kung kaya't mabilis itong umalis sa lugar na yon dahil sa kahihiyan. Ganyan dapat ang ginagawa sa mga higad. Bulong pa ng isang customer at pinagtawanan si Crystal. Padabog na lumabas doon ng dalaga at mainit ang ulong umuwi sa tahanan ni Dominic. What happened? You look very mad. Bungad ni Dominic sa dalaga. That man is going into my nerve. Ang lakas na pagsalitaan ako sa harap ng maraming tao. Nakakaasar. Ininsulto pa ako at pinagtawanan ng maraming tao. I'll make him pay for this. Pareho talaga sila na Natalia. Bagay nga sila. Inis na wika ni Crystal at tinawanan naman ito ni Dominic. Akala ko ba hindi ka pa tapos? Eh bakit ngayon sa tono ng pananalita mo parang suku ka na? Panunudyo ni Dominic sa dalaga. I'm done! Ayoko na. Ikaw nang bahala sa dalawang yon. Make them suffer like hell. Galit na wika ni Crystal at napailing na lamang ang binata. Really? You're giving up just like that? If I were you, gumante ka. At siguraduhin mong magsisisi siya sa ginawa niya. Wika ni Dominic at ngumiti kay Crystal. Tama ka. Hindi pa ako tapos. Sino bang tingin niya sa sarili niya? Wika ni Crystal at ngumiti ng nakakaloko. That's my girl. Patunayan mo, huwag puro salita. Don't make me think na mas magaling sa'yo si Natalia. Baka magulat ka na lang, nasa kalye ka na. Seryosong wika ni Dominic at umiling na umalis sa harap ng dalagang si Crystal. Samantalang sa kabilang banda, nagtungo naman si Nathaniel sa tahanan ni Natalia, bitbit ang isang bugkos ng tulips at masayang umiti sa dalaga. Napadalaw ka ata, hindi ka ba busy sa office? Nakangiting tanong ni Natalia sa binata. Hindi talaga maitago ni Natalia ang kanyang saya sa tuwing makikita si Nathaniel. At lalo na ngayon na naging open na siya sa binata. Maliban na lang sa isang bagay. Wala namang masyadong gagawin sa office, so I decided to go here.
At saka nga pala may kwento ako about kay Crystal, your fake friend. Nakangiting wika ni Nathaniel at naging interesado naman kaagad si Natalia. I smell a great news. Pasok ka. Wika ni Natalia at pinapasok ang binata sa kanyang tahanan. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Nathaniel. Nasa kwarto sila nagpapahinga. After school kasi kaya natutulog sila at nagpapahinga. Mamaya gigising na din ang mga yon. So what about Crystal? Tura ni Natalia. Umupo ang dalawa sa sofa at nagpahanda si Natalia na maiinom na lahat makakain. Nagkita kami sa coffee shop tulad nung sa restaurant. Bigla na lang siya naupo sa tabi ko, so ayun. Sinabihan ko that she annoys me at sa tingin ko ay napahiya ko siya. Eh kasi nagtawanan ng ibang mga customer at pinagtitinginan siya. Pagkukwento ni Nathaniel. For real? Anong sabi niya? Wala ba siyang sinagot? Tsaka ano ba sinabi mo sa kanya? Pag-uusisa ni Natalia. Sinabihan ko lang naman siya na desperate woman at iba pang mga salita para magising siya sa katotohanan at tigilan niya na ako. Wala naman kasi siyang sinagot. Kaya umalis na lang tapos padabog pa. Sagot ni Nathaniel at hindi maiwasan ni Natalia na matawa. That was epic! Sayang hindi na videohan. Natatawang wika ni Natalia. I think someone took a video. Hintayin na lang natin kung may kakalat. Tura ni Nathaniel. Oh my gosh! Sana nga na videohan. Dahil kung hindi yun nakuhaan, that girl will continue. I know her. Kapag challenging ang isang bagay, mas lalo siyang nag-i-enjoy. Litanya ni Natalia at saka humigop ng juice sa kanyang basong babasagin. Well, kung hindi siya titigil, I won't stop making fun of her. Nakaka-enjoy pala na mamahiya ng tao. Pero somehow I felt guilty after that. Pero she deserves it. Bakit pa kasi kailangan niyang sundin lahat ng utos si Dominic? Ganun ba niya kamahal yung lalaking yon? Kunot noong tura ni Natalia. Pagmamahal? Duh. They are both using each other. Si Dominic ginagamit lang si Crystal para sirain ako. At si Crystal ginagamit si Dominic to gain popularity at dahil sa pera. Paliwanag ni Natalia. For the money and popularity? E wala naman ng pera si Dominic, diba? Palubog na ang kumpanya niya. Wika ni Nathaniel. Hays, ganito kasi yan. Si Crystal, anak ng isang businessman na kalaban noon ng family ni Dominic. At nung bumagsak ang kumpanya nila Crystal, doon kami naging magkaibigan. And I know everything that comes out of her head. She'll just stay beside Dominic. Then kapag pumagsak na si Dominic, she will dump him. And that's exactly what I want, na mag-away silang dalawa. Nakangising wika ni Natalia. E paano mo naman nalaman? Those years na magkasama sila, hindi malabong ma-inlove silang dalawa sa isa't isa. Tura ni Nathaniel. Hindi yan mangyayari. Matigas ang puso ni Dominic. Maybe si Crystal, posible. Pero si Dominic, malabo. Pagtaliwas ni Natalia. Natahimik naman si Nathaniel at naudlot ang usapan ng dalawa nang bumaba na ang dalawang bata. Daddy! Wika ni Mila at kaagad na yumakap sa binata. Gusto niyo bang mamasyal? Nakangiting tanong ni Nathaniel sa mga bata. Yes naman po! I want to go to the mall! Masayang tura ni Mira. Kaagad na tumingin si Nathaniel sa dalaga na tila ba nagsasabing, papayag ka ba? Fine, let's go! Wika ni Natalia at natuwa naman ang mga bata. Kaagad na nagtungo sa mall ang mga ito at namasyal ng magkakasama. They look happy. Bulong ni Nathaniel kay Natalia. Nang umuwi kasi kami dito sa Pinas, kaming tatlo lang madalas ang lumalabas. Kadalasan sila lang nila alista dahil sa abala ko sa opisina. Kaya ganyan sila kasaya dahil pakiramdam nila kompletong pamilya tayo. Seryosong tura ni Natalia. Ako na lang kasi Natalia. Kalimutan mo na nakaraan mo. Tura ni Nathaniel.
Sasagot pa lamang si Natalia nang magsalita ang mga bata. Ice cream! Magiliw na sigaw ng mga ito. Kaya kaagad na binilhan sila ni Nathaniel. Naging abala na si Nathaniel at Natalia sa pakikipaglaro sa dalawa. At hindi na nakapag-usap tulad ng kanina. Nang matapos na maglaro sa arcade, ay nagtungo sila Nathaniel sa isang restaurant. Habang papasok sa entrance ng kainan, ay bigla na lamang bumagsak si Mila. Mila! Nag-aalalang turan ni Natalia at kaagad na binuhat naman ni Nathaniel ang bata. Hinawakan ni Natalia si Mira habang nakasunod kay Nathaniel patungo sa parking lot. Kaagad na isinugod ng mga ito ang bata na walang malay sa ospital. Pagdating sa ospital, ay kaagad na tiningnan at inasikaso ang batang si Mila. Maya-maya pa ay lumapit ng doktor kina Natalia. At labis na nagulat si Natalia sa tinuran ng doktor. Halos matumba pa ito sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang wika ng doktor. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! The patient is in a critical condition. We need a blood donor. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang 10th kabanata. Labis na nagulat si Natalia nang marinig ang sinambit ng doktor sa kanila. Hindi ito makapaniwala sa kanyang naririnig. Ganoon din si Nathaniel na napasapo na lamang sa kanyang mukha at niyakap si Natalia. May brain tumor ang pasyente. I know it is hard, lalo na sa inyo. But what we can do is pray and be with her. Litanya ng doktor na ikinadurog ng puso ni Natalia. Paano magkakaroon ng brain tumor ang isang bata na katulad niya? Ang bata pa ng anak ko to suffer in such illness. Tama bang test na ginawa ninyo? Bakit ngayon lang lumabas samantalang alaga ang anak ko ng personal na doktor? Umiiyak na tanong ni Natalia. Biglaan lang ito. Pero siguro naman may mga symptoms sa kayong nahalata. Siguro yung private doctor niya knew it, pero maybe the doctor needs to be sure before telling you. Paliwanag ng doktor. Napayakap na lamang si Natalia kay Nathaniel at hindi pa din niya matanggap ang sinambit ng doktor. Dinala pa ni Natalia ang kanyang anak sa mga pribadong ospital. Ngunit tulad ng sinambit ng mga naunang pinagkonsultahan niya, ay pare-pareho lamang ang mga ito ng sinasabi. Natalia, pagpahingahin na muna natin ang mga bata. Magpahinga ka na din. Alam ko nag-aalala ka para kay Mila. Ganun din naman ako. Pero kung pababayaan mo ang sarili mo, paano na lang mga bata kung makikita ka nilang mahina? Tandaan mo, Natalia, nakamasid lang sa iyo ang mga kaaway mo. At anumang oras ay pwede silang maghasik ng kasamaan. Turan ni Nathaniel sa dalaga. Tama ka. Pakiusap, Nathaniel. Sa atin na lang muna itong mga nangyari. At sana walang makakaalam na iba. Ang hirap lumaban kung unti-unti kang bumabagsak. Turan ni Natalia at tumango naman si Nathaniel. I promise. Pangako ni Nathaniel at niyakap ang dalaga. Matapos na malaman ang kondisyon ng batang si Mila, ay hindi na umalis sa tabi ni Natalia ang binata. Hanggang sa napagpasyahan ng mga ito, nadalhin ang bata sa Amerika para doon ipagpatuloy ang gamutan nito. Magpagaling ka doon, Mila, okay? Maglalaro pa tayo sa favorite mong palaruan, di ba? Tura ni Alista sa bata. Siyempre naman po. At saka lagi naman nandyan sila mommy at daddy Nathaniel. I will fight. Masayang wika ng bata at hindi maiwasan ni Natalia na maluha. Simula nang isinilang ni Natalia si Mila ay sakit din na ito. Kung kaya't madalas na nasa ospital ito. Subalit kahit na gano'n ang mga pinagdaanan ng bata, ay lumaki ito na matatag at may paninindigan. Natatatagan mo ang loob, young lady. Nathaniel, gabayan mo sila ha.
Huwag kayong mag-alala about sa kumpanya dahil kaya kong i-manage yun. Ang mahalaga ay gumaling si Mila. Makahulugan na wika ni Alista. Sa totoo lamang, ay naluluha na ito dahil nakikita niyang lungkot sa mga mata ni Natalia na itinuturing niya ng parang isang tunay na kapatid. Ngunit ganun paman, ayaw ni Alista na ipakita kay Natalia na mahina siya kung kaya tila wala siyang emosyon na nakaharap sa dalaga. Maraming salamat, Alista. Makakabawi din ako sa'yo. Tura ni Natalia at niyakap si Alista. Matapos ang makabagbag damdamin na pamamaalam, ay umalis na sila Natalia kasama si Nathaniel at ang kambal. Mami, bakit po tayo babalik sa Amerika? Tanong ni Mira sa kanyang ina. Masyadong bata pa ang kambal kung kaya't madami pa itong mga katanungan. Si Mila kasi kailangan niya magpagamot kasi may sakit siya. And it's better in America, lalo na mas makabagong mga kagamitan nila sa Amerika kumpara sa Pilipinas. Do you understand? Paliwanag ni Natalia sa kanya anak. Okay, I understand, Mommy. I'm just confused po, kaya ako po natanong. I hope Mila will get well as soon as possible. I don't want to see her suffering. It makes my heart break because she's still my twin sister and my best friend too. Malungkot na tura ni Mira at niyakap na lamang ito ng kanyang ina. Pagdating sa airport ay kaagad na nakaupo sa VIP spot ang pamilya at katabi ni Natalia si Mira. Samantalang si Mila naman ay katabi naman si Nathaniel. Nanatiling tahimik ang mga ito sa kinauupuan nila hanggang sa lumapag ng eroplano sa airport. Malungkot man na bumaba ang pamilya, ngunit sa puso at isip nila Nathaniel at Natalia na sana sa Amerika ay maipagkamot na ang bata at tuluyan naging maayos ang kalagayan nito. Matapos bumaba, ay nagtungo sa hotel ang pamilya habang inaasikaso ang bahay na kanilang tutuluyan. I'm tired, I wanna sleep. Tura ni Mila at nahiga sa malambot na kama. Alright, let's get some rest, kiddos. Gigisingin ko na lang kayo once the food is ready. Wika ni Natalia at nagpahinga na nga ang mga bata. Paglabas pa lamang ng silid ng mga bata, ay naluha na si Natalia na kaagad naman dinamaya ni Nathaniel. Don't stress yourself too much. Mila will be okay. She will get soon. I know she will. Pagpapakalma ni Nathaniel sa dalaga. I hope so. Ang bata-bata pa ni Mila para danasan ito. May mali ba ako? Malaki bang kasalanan ko? Bakit kailangan ng anak ko pang magbayad sa lahat ng kasalanan ko? It's heartbreaking to see my baby angel suffering. Sana ako na lang nagkasakit at hindi siya. Umiiyak na wika ni Natalia. Malakas si Mila, alam mo yan. Mana sa yung anak mo. Kaya alam ko na kaya niya. Maniwala lang tayo sa Diyos at magpakatatag. Lagi mong tatandaan, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Lahat gagawin ko para sa inyo. At pangako, tutulong ako na mapagamot si Mila. Tura ni Nathaniel at kahit papaano ay napawi ang kabang nararamdaman ni Natalia dahil alam niyang sa mga oras na yon ay meron siyang masasandalan. Na kahit na hindi pa maayos ang lahat, ramdam niya na mahalaga sila kay Nathaniel at alam ni Natalia na kapag nalaman na ni Nathaniel ang katotohanan ay mauunawaan din siya nito dahil mabuti ang kalooban ng binata. Matapos ang araw na yon, naggabihan ang pamilya na tila isang normal lamang na hindi nila pinadama sa mga bata na may mabigat silang pinagdadaanan. Kinabukasan ay maaga pa lamang naghanda na sila sa paglipat sa tahanan na kanilang tutuluyan habang nasa Amerika sila. Ayaw din naman ni Natalia na guluhin pang kaibigan ang kanyang ina dahil malaki na ang naitulong nito sa kanya. At isa pa ay hindi na umalis sa kanyang tabi si Nathaniel na siya namang ikinapawi ng pangamba ni Natalia. Matapos ang paglipat ni Natalia ay isinagawa na ang gamutan ni Mila. Mommy, kailangan po ba ito? Tanong ni Mila sa kanyang ina. Yes, baby. But don't worry, Mommy will always be here, okay?
pagpapalakas ni Natalia sa loob ng kanyang anak. Daddy's here too. Medyo masakit lang yan pero isipin mo na lang after that magiging maayos ang lahat. Turan pa ni Nathaniel at tumango naman ang bata. Naiiyak na lamang si Natalia na makitang nahihirapan ang kanyang anak na si Mila. Gayunpaman matatag ang bata at malakas ang loob. Kahit na alam nila Natalia na nahihirapan na ito, ay parati itong nakangiti at sinasabi na ayos lang siya. It was heartbreaking for them seeing their kid Angel suffering, and it was too painful for Natalia. Ilang beses na nag-therapy si Mila, at dahil sa session ay unti-unting nalagas ang buhok ng bata, kung kaya't binila nito ni Natalia ng wig. Mommy, bakit po kailangan ni Mila na mag-undergo sa therapy? Gagaling po ba siya? Kailan po? Sunod-sunod na tanong ni Mira. Madalas na itong magtanong tungkol sa nangyayari sa kanyang kakambal. At alam ni Natalia na maging si Mira ay nag-aalala sa kalagayan ni Mila. Di ba may sakit si Mila? She needs some therapy para naman makasurvive siya. Para gumaling at maayos ang kanyang kalusugan tulad ng dati. Hindi ko pa din alam kung kailan gagaling si Mila eh. Pero pangako, gagawin ni Mami ang lahat para bumalik ang dating kalagayan ni Mila, okay? Gagaling siya at makakapaglaro ulit kayo tulad ng dati. Paliwanag ni Natalia sa kanyang anak. Hindi lamang iyon ang unang beses na nagtanong si Mira tungkol sa mga napapansin nito sa kanyang kakambal. Sa kabilang banda, si Mila naman ay matatag. Parati itong umingiti at masiyahin sa kabila ng mga pinagdadaanan nito ng dahil sa sakit. Gagaling po ako kasi gusto ko makitang naglalakad si Mommy sa aisle habang nakatingin sa kanya si Daddy Nathaniel at ikakasal sila. That's my dream. Nakangiting wika ni Mila. Kapwa natahimik ang dalawa sa sinamit ng bata. Ngunit masaya sila dahil matatag ito. Hindi nila nakitaan ang pagkahina ng loob si Mila. Naging positibo ito sa buhay. Nagpatuloy ang gamutan ni Mila at si Nathaniel naman ay hindi sumuko sa paghahanap ng magaling na doktor na nagsasagawa ng operasyon gaya ng sakit ni Mila. Isang gabi, inaantok na si Nathaniel nang makatanggap ito ng tawag mula sa kaibigan niya sa Japan. Bro, I have a good news for you. Bungad ng kaibigan ni Nathaniel. What is it? Spill it! Direktang wika ni Nathaniel. I found a doctor. Magaling na doktor na nagsasagawa ng operasyon. Kagaya nung sakit nung anak ng nililigawan mo. Nagpa-schedule na ako para sa inyo. All you need to do is to go here. Pagbabalita nito at tuwang-tuwa naman si Nathaniel. Kinabukasan ay kaagad na sinabit ni Nathaniel ang magandang balita kay Natalia. Talaga? So ano pang hinihintay natin? I will book right now. Nakangiting wika ni Natalia. Sobrang sayang nararamdaman ng pamilya. At kahit na alam nilang delikado iyon, they took a risk for Mila. Pagdaan lamang ng ilang minuto, nakakuha agad ng tiket si Natalia patungo sa Japan at kaagad na nagtungo doon ang pamilya. Pinuntahan nila ang nasasabing doktor at malaking pasasalamat nila Natalia dahil nandun iyon. Nagsagaw agad ng observation ng doktor at naghanda ang mga ito. Matapos ang isang linggo na pagkahanda para sa operasyon, ngayon ay nasa loob na ng operating room si Mila at isinasagawa na ang operasyon dito. Habang nasa loob ng operating room, labis ang kabang nararamdaman ni Natalia at nagdarasal ito na sana ay maging okay na ang kanyang anak. The patient is in critical condition. We need a blood donor. Tura ng nurse at nakaramdam ng kaba si Natalia. Can I? Wika ni Natalia at walang pag-aalinlangan na nagpa-test. Ngunit hindi sila pareho ng kanyang anak. I am sorry, but you're not a match with the patient. Her twin sister is too young too, and she can't donate blood yet. Tura ng nurse. Doon na nagpa siya si Nathaniel na magpresenta. At laking gulat nito nang mag-match siya sa bata. Nang makapag-donate na si Nathaniel, ay kaagad na isinalin ang dugo sa bata at naging successful naman ang operasyon. Ngunit dahil sa nangyari, ay tila nagduda na si Nathaniel patungkol sa mga bata.
Nagtaka ito kung bakit match sila ng bata, gayong hindi naman siya ang ama nito. Naisin man ni Nathaniel na kausapin at kumprontahin si Natalia, ngunit dahil sa mga nangyayari ay ipinagpaliban na muna iyon ni Nathaniel. Sa mga panahon na yon, ay hindi umalis sa tabi ni Natalia si Nathaniel, at kahit may mga agam-agam na ito sa isipan, ay nanatili itong tahimik. Makalipas ang isang linggo, ay nakalabas na sa ospital si Mila at kailangan na lamang nabantayan ang kalagayan nito. Doon na nagpa siya si Nathaniel na magsagawa ng DNA test sa kambal at nagbayad ng malaking halaga para makuha agad ng mabilis ang resulta. Matapos ang ilang araw, dumating ang DNA test at laking gulat ni Nathaniel nang makita ang resulta at kaagad nitong kinausap si Natalia. What is this, Natalia? Nagsisinungaling ka sa akin? Ako ang ama ng mga bata. Turan ni Nathaniel at ipinakita ang resulta ng DNA test kay Natalia. Gulat na gulat si Natalia nang makita ang DNA test result at hindi kaagad nasagot ang tanong ng binata. Ano kaya magiging tugon ni Natalia sa tanong na iyon ni Nathaniel? Tuluyan na nga kayang gumaling si Mila mula sa kanyang sakit? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!